Hello, welcome to Cool Pals. Live na pala? Live na pala, live na. Ayan, para tayo. Check namin kung okay yung dating namin. Okay ba yung audio guys? Narinig niyo ba? Share ko muna. Share muna natin. Mahalaga yung marinig niyo si Serio sa mic niya. Kasi, ano tayo? Hindi niyo marinig yung mga importante ko sa sabi. Nag-invest kami sa mic. Kasi... Narinig ako. Narinig ka? Ayan, narinig ako. Hello? Yan. May two viewers tayo. So, ayan, good afternoon, everyone. Live ulit tayo ngayon din sa Bebegu Bar and Restaurant. At welcome sa isa na namang edisyon ng usapang sobrang wholesome, usapang walang... Walang bahid ng kalibugan. Walang bahid ng kalibugan. Sobrang kursang. Ito ang usap lang. Walang sex. With me, Sergio Belarus and... Chris Bacola. At topic natin ngayon na hapon ito ay sobrang special. Bakit nga ba sobrang special ng topic natin? Dahil ito ay napapanahon ngayon. Napapanahon. Ano ba ito? Viral? Trending? Dahil yung isang araw, yung aking jowa ay may pinapanood na isang... May jowa ka? May girlfriend ako. Iba, yung sa Tinder. Sa Bumble. Sa Bumble pala. Yung namit ko sa Bumble. Ay, hindi ka pala isang gigolo ngayon. Hindi ako gigolo. Ano ka ngayon? Medyo tied. Nagiging gigolo ako sa kanya. Oo, gigolo sa kanya. Pero ito nga, nanonood siya ng isang famous vlogger. Famous vlogger? Oo. Itama natin sa pangalan? Donalyn Bartolome. Tinago mo pa. Nabigla ako. Kasi the reason kung bakit kami tuwang-tuwa bukod kay sa vlogger na yon, ito ay nagdrama. Nagdrama online. Paano siya nagdrama? Pwede ba natin mapanood? Actually, pwede natin i-search sa YouTube. Sige, search natin sa YouTube. Search natin sa YouTube kung paano ang kanyang pagdadrama. Kasi... Sabi ko, babe, ano ba ginagawa mo? Ba't ka umiiyak? Umiiyak din kasi umiiyak. Si babe. Umiiyak yung jowa mo habang nanonood ng putang inang vlogger. Oo. Ha? Kasi yung vlogger na yun, umiiyak din sa vlog kunyari, niya. Kunyari, tayo nagpa-vlog, may umiiyak habang pinanonood tayo. Oo. Anong klaseng katangahan yun? Kasi nga, ang reason mo bakit umiiyak si Donalyn, B. So, tatype ko sa YouTube, iyak Donalyn. Oo. Papakita namin sa inyo, kakulto, kung ba't umiiyak to si Donalyn para malaman nyo kung bakit. Ayan, putang ina. Lumabas, iyak doon na nila. Yan. Ipanood na yung mga konting seconds niyang... So, ito yung title, My Ex Returned All My Stuff. Unboxing, okay. Pakita natin sa lahat. I-backcam mo yan, backcam. Matang na make ads. Yan talaga, pag sumisikat ka na. Pag sumisikat ka na kasi may ads ka na. So, panoorin nyo guys ha. Sabit na? Oo. Panoorin niyo. Yan. Umiyak si Gaga. Ay, putang ina. So, yan. Ayan siya. So, yan. I-play by play natin kasi hindi na narinig yung sound. So, yan si Donalyn. Kung makapansin niyo yung box niya sa gilid niya, yan ay galing sa ex niya. Dahil yung ex niya, apparently, sinoli yung mga stuffs niya. Yung mga picture niya. Yan. Pero, itong sugar baby na to, malamang sugar baby na to, di ba? Sugar baby, sigurado yan. Oh, sugar baby yan. Hindi na magtataka. Oh, yan ay, sabi niya kasi, naiyak siya kasi may girlfriend na raw yung jowa niya. Yung jowa niya? May girlfriend na. May jowa ng iba. May iba, jowa ng iba. At Ano mong bakit? At nagsiselos siya kasi, yung jowa niya, yung girlfriend, kaya sinoli ngayon ng boyfriend sa kanya. Ayan, Oh, ayan. Ayan. Pantalon? Binibigyan siya ng pantalon? Binibigyan niya yung mga pantalon niya. Mga naiwan niya sa bahay yan eh. Yung pati, ayun, may panty pa. O may brief. Panty niya. Iniiwan niya kasi yung mga, brief. O, kita mo. Ito mo, ba't aamoy mo yung brief ng ex mo na eh? Ano mararamdaman nung girl na kinakasama nung jowa niya ngayon? Kung aamoy-amoyin mo yung brief ng ano, at saka bakit mo ba inaamoy yung brief ng jowa mo? Paano kung may tamod pa yan? Siguro ata may tamod yan. Siguro mahilig sa tamod. Ibabalik na, di ba? Alam mo si Donalyn, mahilig sa tamod yan eh. Tingnan mo. Si Donalyn, mahilig sa tamod. Mahilig sa tamod. So, ang akin lang, ito, wag mo nang isole. Oo. Doon kay ex niya, wag na dapat niya isole. Di ba? Kaya lang... Paano, anong gagawin ng lalaki doon sa mga gamit? Sunugin na lang mga niya. Mga pambabae yung iba, mga
Ito mo kanina, isa bra, panty. Pwede siya mag-roleplay. Diba? Kunwari si Donnelly yung ano. Oh, panty pala yon sabi ni Jane. Panty. Panty niya. Panty pala niya yun, babe. So, kaya pala niya amoy. Alam mo ba, may mag-amoy ng panty, ah. Pag nilalaban. Yung panty nila mismo. Di ba kunwari maglalabas sila ng panty, amoy mo na yung panty nila, tapos sabay lalaban. Yeah. Ay, madami to. Oh. Madami, Ay, may regla, amoy regla. Ayun. So, akala namin brief, yung pala panty pala ni Donnelly. So, bakit naman kasi iniiwan ni Donnelly, Donnaby, yung panty niya doon sa bahay nung boyfriend niya, nung nag-break na sila? Yun, di ko alam. Oo. Yun, di ko alam. Siguro, nagsisex sila. Oo. Siguro lang, ha? Or nag-ilipin. Hindi ko sabing magsisex sila. Pero nag-sex sila. Araw-araw. Oo. Pero yung image ni Donnelly sa, ano, sa... Oo, ang image niya, wholesome. Wholesome. Mahal. Oo, diba? Kita. Ayun, may kanta niya? Oo. Pero... Sabi nga niya dun sa first nung vlog eh, sa first happy few... Happy breakup, diba yung happy kanta breakup. Niya? Happy breakup. Oo, diba? Happy breakup. Saka very secretive itong si Donnelly. Oo, eh. Nabuntis, siyempre, ano siya, public figure. Nabuntis pala ito. Nabuntis na yung... Oo, para, pero ang galing niya magtago sa... Nabuntis na yung puta. Oo, diba? Kasi ang... So it pero goes chicks eh, chicks eh. Pero it goes to show na ang mga babae mahihilig magsinungaling. Mahilig rin sa sex. Oh, mahilig sa sex, mahilig magsinungaling. Mahilig sa tite, mahilig sa sex, mahilig magsinungaling. So, yung mga babaeng 'yan, mahilig. Dapat kang pinarurusahan eh. Bakit mo paparusahan? Kasi mahilig ang magsinungaling. Eh. Okay, pero mali mo, not all. Mali mo si Donnelly lang ang mahilig magsinungaling at pero mahilig. Pero ito, according trivia, alam mo ba? Oh. Same high school kami na pinag-aralan ni Donnelly. Not, saan dito 'yan dati? Saan? At yung tita niya, teacher ko noong high school. Okay. Sa San Bartolome High School. San Bartolome. Sobrang influensya nila, yung apelido niya na Bartolome, pangalan ng school. Yun. San Bartolome High School. So, first year high school ako, fourth year high school siya. So, hindi talaga niya apelido yung Bartolome? Kinuha lang niya sa school niya? Or Bartolome talaga? Bartolome talaga. Bartolome. So, coincidence, yes. Ha? Nice. Actually, for high school pa lang kami, kakaguluhan na siya ng mga boys. Talagang crush na siya. Ng kasi maputi siya. Maputi, medyo, ganyan na itsura niya nun eh. Oh. Ganyan, maganda na yung mukha niya. So, hindi na ako magdududa na talagang... Oo. Guys, nag-aayos pa kami sa mic kasi sanay kami mic ng phone kaya malakas yung voice namin. Pero ngayon, may mic kami. Medyo inaano namin pero minomodulate namin kasi baka malakas yung dating sa inyo eh. Okay ba? Okay ba yan? Ako pare nagkaroon ako ng ganung experience. Dati mayroon akong jowang half German, half shepherd. Kilala ko ba yan? Oo, oh, kilala ko to. Nakita ko na yan. Oo, nakita mo na yan, di ba? Ilang beses mo na sex eh? Marami beses na kasi tumagal kami ng 1 year and a half. Pero ano yun eh? Medyo matured. Medyo matured na. 14, no? MILF, no? Oh. Parang matured, blonde, fucked, skinhead ano guy. Ba yung MILF? Mommies, I love to fuck. Di ba? Yun ang MILF. Mommies, oh, yeah. So ito, mahilig siya magbigay kasi nga matured na, di ba? Ang mga matured na mga, saka CEO eh. Mahilig siya magbigay ng mga gamit. Sugar mommy siya. Oh, medyo naging sugar baby. Aminin ko, medyo naging sugar baby ako. Oh, sugar baby ka. Maraming mga tropa yon nagalit sa akin kasi parang ang lumalabas, pinaperahan ko siya. Pero hindi. Hindi mo talaga, ikaw naman nagsasabi ka ng totoo sa akin kasi kaibigan kita, hindi mo siya pinaperahan. Hindi. Sabi mo sa akin, hindi mo siya pinaperahan? Hindi ko siya, konti lang. Konti. Konti. Kapalibre ako sa matured, mas maraming pera. Pero hindi naman totally namimera. Hindi ako gaya ni Ayon na namimera talaga. Kailan mo si Ayon? Nakita mo yung post? Pakita mo yung post. Pakita. Kagabi, nakikita ko, nagiinom kami, nakita ko yung post eh. So ito yung bagong post. Sino nag-post ito? Si Vice Ganda. News 5. Si Vice Ganda. News 5. So ang picture na to, galing sa news. Yan, kagabi, nagiinom kami. Yan ang nakita ko. Sa shinier ko. Ayan, yan. Ito ang nasabi ni Vice Ganda. Don't wanna give my car away to another street. Oh, di ba? Parang... Ibig sabihin? Parang kanta. Oo. Ayaw ibigay, ayaw niya ipamigay yung titi nung Ayon sa iba. I don't want na give my heart away to another. So ayaw na niyang... Ayaw niyang ipahimahagi yung... Mahirap kasing makakuha, kung kunwari, ikaw si Vice, mahirap kumuha ng isang lalaking stranger na peperahan ka ulit. Oo. Tama na yung isang mamemera. Oo. Hindi na pwede yung marami. Kasi yung mga ibang mamemera, obvious na mamemera. Itong si Ayon... Oo. Hindi obvious sa kanya na may mera siya. Hindi obvious na may mera. Hindi obvious. Magaling. Paano mo nasabing hindi obvious? Kasi, paano mo nasabing? Kasi siya ay mahal daw niya si Vice. Na, let's say, parang pwede naman maging mahal. Pwede mangyari. Pwede mahal niya talaga. Oo. Walang masama, di ba? Pero ito. Pero ikaw, duda ka. Sabi kasi ng escort ko na ex dati, hindi mo mahuhututan ang isang sponsor pag hindi mo siya minahal. Hindi mo mahuhututan ang isang sponsor kung pag hindi mo siya minahal. Yun ang moral lesson
ng isang legend. Saka yung mga tropa ko sa Malabon, mga bakla, karamihan ng mga baklang pinipera nila. Yeah, nagkakaroon sila ng relationship. So, kailangan jojowain mo talaga. Kailangan jojowain mo kunyari talaga. Kunyari si Ayon. Ikaw si Ayon. Makita ko yung target ko na si Vice Ganda. Oo. Na maraming pera. Kahit na hindi mo tingnan ang bank account, alam mong maraming pera. Naka-lock-in ka na. Naka-lock-in. Kinala eh. One of the country's top comic. Yes. So, kung iyan ay, kung target mo si Vice Ganda, jojowain mo siyempre. Hindi pwede yung fling-fling lang. Hindi kailangan jojowain mo para makakuha ka ng... Limpak-limpak na salapi. Yeah. Ngayon, tignan mo, ilang likes. Tignan mo ko ilang likes. 3.1K. Oh. Sabi ni Jane, hindi raw buo ang boses ni Serio. Hindi buo yung boses ko. Putol-putol. Ayan. Lapit mo kasi yung mic. Ayan, oh. Ilapit mo yung mga isabibig mo. Lapit mo kasi sa bibig. Ayan. Hawakan mo na. Gawin mo parang mic. Si Serio next week ay mag-i-invest sa isang dynamic microphone para maging ano. Hawakan mo na na parang mic. Parang. So, yun. Limpak-limpak na likes ang nakuha ni Ayon. Sino ba nag-post? Si Vice Ganda. Si Private Benjamin. So, siya nakakuha ng maraming likes. Oo. Doon sa pag-reflex niya. Oo. Sa titing nakuha niya. Oo. Oo. Money talks. Finlex niya yung titing nakuha niya. Money talks to the tite. Oo. Kasi, money talks to the kasi yung mga typical na gay, typical na bakla, bihira makakuha ng ganitong... Gopings eh. Gopings naman talaga. Saka sabi ni Ayon, hindi raw siya gay eh. Hindi siya gay. Straight siya. Straight siya. Na nagmahal ng totoo kay Vice. Oo. Pero ang point ko lang, For you. Kung talagang, kung pumatol ka na sa same sex, automatic. Gay ka. Kaya nga tayo may LGBTQ, di ba? Hindi ka na straight nun. Kasi pumapatol ka nga sa, nakikipag-sex ka eh. So, huwag mo sabihin na straight ka. Sabihin mo, I'm out. Gay na rin. Ikaw ba? Ano mo take mo doon? Gay na rin ba yun? Para sa akin, ganun din eh. Ano yung... kung mahal mo ang same sex, edi automatic, hindi ka straight. Hindi ko na alam kung anong tao. Kasi hindi mo na alam. Mahirap maging politically correct ngayon. Yeah. Lahat pala politically correct, mahirap mag-assume kung ano ka. Yeah. So, kung pumatol ka sa same sex, may tawag sa'yo. Hindi ko lang alam kung ano yun. Pero actually, hindi ka straight. Sa ibang mansa nga, pag sinabing gay, pwedeng lesbian din. Oh. Dito pag gay, bakla lang. Oo. Oh. Di ba si Ellen gay ang tawag sa kanya? Oo. Oh, degenerate. Oh, gay siya. So, hindi siya lesbian. Gay. I see. So, mahirap dito. Pero sa Pinas, bakla lang. Bakla. Yung mga bata sa amin, sa Malabon, bakla lang ang tawag eh. Ayan. So, paano nga pala tayo napunta doon sa topic na yun? Sa pagkasole. Pagkasole. Ayun. So, isipin mo, kunwari, nag-break silang dalawa. Si Ayon sa si Vice. Anong isosoli ni Ayon kay Vice? On yung mga dildo, mga ganun? Or yung mga pera? Hindi na pwedeng pera, baka nagastos. Ah, so kung binibigyan mo yung alaga mo, kung ikaw si Vice, may alaga ka, hindi mo nakukunin yung pera. Tama. Eh, kaso, wala na siya sa'yo eh. Kasi, pre, ito ah, yung escort model ko na ex dati. Escort model. Binawi sa kanya yung kondo. Kate, pasagot naman to. Binawi sa kanya yung kondo. Nung, kasi guys, yung escort ko na ex, binawi sa kanya yung kondo nung nalaman na nagde-date kami nung babae. Binawi sa kanya eh. Kasi, wala na, ang point kasi, di ba, ano pang sense ng pagbibigay ko sa iyo ng pera o ng pabahay kung kinakantit ka ng ibang lalaki? Di ba? Ano to ay lokohan? Kaya nga ako nag-invest sa iyo kasi akala ko eh, loyal ka sa akin eh. Yung pala, hindi. So feeling ko, pag si Ayon, saka si Vice, eh, naghiwalay, eh, magkakasolian din. Ng gamit. Hindi ko lang alam kung anong klaseng gamit ang isosoli, pero, matik yun. Matik na isosoli yung gamit. Kung anumang gamit yun. And feeling ko, ang isosoli ni... May magre-reserve sa bar. Magandang balita yan. Sino magre-reserve? Chicks ba to? Mga mag-anniversary. Nice. Dito kaganap yan. Mag-iinuman, syempre after ng inuman, kantutan. Hindi naman pwedeng anniversary na mag-iinuman, uuwi lang. Last time, mayroon tayong nakasama dito mag-jowa na nag-anniversary din sila. Naalala naman yun. Nag-record din tayo na usap lang walang sex noon eh. Oo, kaya sorry sa mga, medyo ano ko ngayon eh. Yung time ko, hating-hati sa bawat racket ko. Marami kang racket. Monday iba, Tuesday iba, Wednesday iba. Ganun ang ginagawa ko para makakuha ng
Okay. Yeah, okay. Kasi ikaw, it's all about ikaw, the pussy. Ikaw, ano lang eh. Mag-gym ka lang, makakakuha ka na eh. Iba yung estilo mo. Sa estilo mo? Sa estilo ko. Ikaw ako talaga. Kailangan ko mag-grind. Yes. Para makita nila na, ay, mapera to. Pwede to. Pwede tirahin to. Bubuka ka. Sa'yo, kailangan ko lang. Mag-flex ka ng gym, bubuka ka na. Tama. O, magkaiba ng style, but both working. Yes. Tama. O. Lahat ng mga cute ay nag-hustle. Either sa bakal, or sa buhay. Bakal buhay. Kailangan, buhay bakal. Buhay bakal. Kailangan mag-hustle kayo. Hindi pwedeng patengga-tengga lang kayo dyan. Bumili kayo ng mic, kagaya namin. Anyway, ba't tayo may mic ngayon? Dahil kay Comics Man, di ba? Ginest tayo. Thank you nga pala sa pag-guest natin kay sa Gerald. The Powerful Comics Man Podcast. Iba si Boss. Nasaan may guest tayo sa Gerald. Live studio niya. Gusto ko nga makita yung live studio niya. Para makakita tayo ng idea. Kasi by next year, kukuha ko ng another presto. Magpapagawa ako ng office. Doon na tayo mag-studio. Yun ang maganda. Yun ang magandang. Kaya nga tayo nag-iinvest. Slowly but surely. Slowly but surely. Eh, may mga yung office na yun, doon ko na babanatan yung mga chicks. Kasi chicks. May fetish ako na ako yung boss, tapos yung empleyado. Sir, eto na po yung report. Anong report? Chupain mo ako. Yeah. May ganun akong fetish. Habang binabasa kasi mo yung iba, report. Kasi iba, school girl, di ba? Mm. Yung ibang fetish is school girl, ikaw, taxi player. Driver. Yung sa'yo, gusto mo taxi driver, di ba? Oh. Ako gusto ko kunya. Hindi ko gusto taxi driver. Gusto ko yung taxi driver. Hindi ko, mano, chuchupain kita, taxi driver, mano. Ako ang fetish ko, corporate. Corporate. Oh, kasi yung mga ko. Educated. Oh, hindi ghetto yung mga corporate shit. Anyway, bukod doon, balik tayo doon kay Donaline. Ano ba yung Donaline na yan? Kasi ito pre, yung nga, kaya ako naging related. Kasi sinoli ko yung binigay sa akin na sombrero nung ex kong matured. Yung sombrero German. Mo, ano yung sombrero na yan? Ito yung Oakley ba yan? Hindi, New York. Uso tong New York cup na nabili niya sa New York. New York Knicks. Yung New York baseball? O baseball cup. Ah. Oo. Na nabili niya sa New York. Sa New York. Sa Manhattan. Nagpula siya, kasi mapera siya, di ba? Pumunta pa siya ng New York para bumili ng sombrero. New York. Oo. Di ba? Pumunta siya sa New York para i-bili yung sombrero na New York. Para ibigay niya sa boyfriend niya na nasa Manila. Oo. Di ba? Oh. Eh, na ang Manila, ang New York ng Pilipinas. Sa Cubao. Sa Cubao. Ngayon, kung nakatry ako sa Cubao, swak na swak sana yun. Kaso hindi. Kasi ito nangyari. Ito nangyari, pre. Naghiwalay kami. Naghiwalay kami. All good things must come to an end. Sabi yan ng favorite natin comedian. Oo. Pagpatapos na yung kanyang set sa comedy. Nalapaginipan ko last time. Totoo yun. Seryoso. Diba? Sinabi din ba yan? All good things must come to an end. Actually, kasi nahawakan yung dibdib niya. Actually, deja vu. Kasi ganitong-ganito yung setup natin. Mm. May mic tayo, naka-headset ka. Tapos bigla siya pumasok. Sa mga hindi nakakalam kung sinisintukoy, sir, si mentor namin, si Mike, kasi napanaginipan niya kahapon. Kagabi. No, isang araw pala. As in, sobrang clear sa panaginip ko ng mukha niya. Oh. Tapos nakikupo siya dito sa gitna. Gumagano siya? Hindi naman. Naiipit yung mukha niya ng LRT. Yeah, may LRT joke, naiipit yung mukha niya ng LRT joke. Yeah. Yun. So, sinoli ko. Sinoli mo yung baseball cap. Oo. Doon sa ex mo. Ang fucked up pa nga. Bakit ko sinoli? Yan ang tanong. Hindi ko nga sinoli. Kinuha niya. Oo. Nasa isang kinuha club. Niya. Kinuha niya. Habang suot mo. Habang suot ko, kinuha. Kinuha niya. Pero, this is mine. Sabi, this is mine. Hindi, ganito. Paano niya sinabi? Medyo divisive yung way niya kung paano kinuha. Paano nasa club kami ng mga friends ko. Tapos meron siyang friend na hot chick. Okay. Ang hot chick na yon may half Iranian naman to. Half. So meron siya, yung ex mo, half German, yung chick niya na friend, half Iranian. Di ba? Mixed race. Parang si Borat. Apadod mo, di ba? Maganda. O yan, so parang siya si Borat. Pero hindi siya mukhang Borat. Oo. Mahilig lang sa Borat. Mahilig siya sa Borat. Ito, itong half Iranian, half Filipina na to, yeah. Lumapit sa table. Tapos, syempre, medyo na, kilala ko siya eh. Medyo namumukaan ko siya eh. Kim Sioy, all the way from Las Vegas, di ba? Oy, Kim Sioy, oy, comment ah. So ito, lumapit yung chick na yun, na half Iranian, sa table ko with my friends. Yeah. And then, sabi niya, hey, I like your cup. That time, hindi ko alam na magkakilala pala sila ni ex. Uh-huh. Tapos kinuha niya. I like your cup. Tapos kinuha niya, sinuot niya. Uh-huh. Do I look cute? Tapos hindi lang sinuot sa'yo. Oh, umalis na. Uh-huh. The next day, nakita mo, sabi na nung jowa, nung ex mo. Sabi nung ex ko, kinuha ko yung cup. And ako, pwede ka naman isole eh. Pero ang point ko nito, binigay-bigay mo as a gift eh. And bakit kailangan niya palang ibang tao para kunin yung gift? Yung cup? Sige. Eh, pero ito lang yun eh. Nagbigay ka ng gift eh.
Gift, kaya lang gift eh. Kaya lang gift eh. Ang gift, si Santa Claus ba, binabawi yung mga regalo sa bata pag naging bad boy sila, bad girl? Oo. Hindi, di ba? Si Jesus Christ ba is a gift? Yes. Oh, kinuha ba ni God si Jesus Christ? Hindi. Pinatay ng tao si Jesus Christ eh. Oh. Hindi kinuha ni God si Jesus Christ. Yes. Pinabayaan ni God si Jesus Christ. Mamatay sa krus. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, my God, why have you forsaken me? Di ba? Hindi kaya niya kinuha. Pala si Pastor Chris. Di ba? Dahil sa mga hindi preaches. Niya kinuha si Jesus Christ na gift niya for mankind. Pinabayaan niya. So, ganito, yung ex ko na yun, dapat pinabayaan niya yung cup na New York sa ulo ko. And, ang perfect example dyan, etong Renos na yan. Gift ba yan? Etong Renos na to. Yan ay gift? Hindi siya, technically hindi siya gift. Kasi meron kaming ginawa. Palitan kami ng gamit. Palitan kayo? Palitan kami ng gamit. So yung t-shirt ko, pinalitan niya, yung t-shirt niya. Ano naman, unisex naman. Yung t-shirt niya, tapos yung watch ko na G-Shock, pinalitan niya ng... Kaya pala nawala yung G-Shock mo? Pinalitan niya na yung putang ilang kaso na... Pero maganda yan, medyo very matured. Pero nami-miss ko yung G-Shock mo. Oo. So, nagpalit kami. Tapos, after natin magpalit, two days after, nag-break kami, pare. Bakit? Nag-break kami. Sino nakipag-break? Ako, siya. Bakit? May mga personal reasons, pero isa sa reasons, mga number 6 reason, hindi niya ako binablowjob. May mga babaeng ganun ayaw magblowjob. Yung si... Pero nagpapaspak siya. Si half-German ko, hindi rin niya gusto magblowjob. Nagpapapak siya sa akin. Oo. Oh. As in, pwede kong gawin sa kanya lahat. Talit. Bukod sa blowjob. Hindi ko alam kung... Anong dahilan niya o ba't ayaw niya gawin? Ayaw niya lang daw talaga. Hindi niya trip? Hindi niya daw talaga trip. Baka di ka nag-aahit nun. Hindi eh. Nag-shave ka. Oo, nag-shave. Pero, minsan, pinilit mo siya. Hindi. Habang natutulog siya, dinikit mo yung titi. Hindi. Tikwa mo lang. Baka magbago isip. Saka one of the reasons, malayo siya, taga-ano siya, taga-Pangasinan. Isa yun. Isa sa reason. Alam mo pare, isang... mga kakulto, isang dahilan din yon kung bakit kayo naghihiwalay. Pag geographically, ano kayo? Far. Mm-hmm. Mahalaga yun dapat na magkalapit kayo. Kailangan meron kayong, pwede kayong mag-meet halfway. Kanyari, kung siya ay taga-Pasig, ikaw ay taga-QC, pwede kayong mag-meet sa Cubao. Doon kayo mag-sex, di ba? Hindi yung taga-Pangpanga siya, ikaw taga-Cavite, malayo. Saan nga pala siya? Antipolo? Pangasin. Oh, malayo nga. Hindi mag-work. Pero yung mga ibang seaman, ha, willing silang nasa Italy sila, iwanan lang yung jowa nila dito. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi may napapak sila sa barko. Saka yung jowa niya, may napapak din sa... Sa ano? Oo. Maynila. Oo, na hindi nila alam. So may napapak si Mrs. May napapak si Mr. Everybody happy. Kaya pagbalik ni Mr. kay Mrs., masaya sila. Everybody happy. Ayos ang pamilya. Huwag lang magkakaulian. Pag nagkakaulian na, sirano yun. Pero alam mo, Tulfo. Pag nakikita yung mga ganyan, yung isang taon sa barko, tapos isang taon ulila yung babae, parang wala lang eh. Parang wala lang? Pag-suit pa rin nila, ganyan. Oo nga, nagpo-post nga sa Facebook ng mga... Di ba pag isang taon kayo hindi nakita ng jowa mo, siguro mo, di ba mawala yung intense. Oh, pero sila, libog pa rin. Nandun... Libog pa rin eh. Kasi nga, iba't ibang partners yung nakaka-sex nila dito habang... So parang nare-reset. Nare-reset, oo. Oh. Alam mo, ito ah. Yeah. Kwento ko lang in passing ah. Okay. Doon sa naka-threesome ko ah. Yeah. Kasi, dahil nga hindi ako tinigasan noon. Hindi ka tinigasan. Pero nakipag-sex siya sa akin, sa ibang lalaki. Apparently may boyfriend siya. Wow. Nare-reset siya na mahalin niya ulit yung boyfriend niya. Kasi parang, ito plain, I'm missing out on my boyfriend's dick. Kasi nakatihim ako ng ibang dick. Wow. And that time, hindi ako tumigas, di ba? So, It works pala ganun. Yeah. Kaya pala ito yung mga gunggong ito, eh, pag sari-sari ang partner, eh sobrang sweet pag balik doon sa mismong partner. Oo. Kasi, di ba? Nakatingin pa sila ng iba eh. Pero, wala nang masasarap pa sa home. Di ba sabi nga ni Tom, it's good to touch the green grass of home. Pero, ang patibong dyan, yeah. Paano pag naghumaling ka doon? Doon sa other man. Sira na ang pamilya mo. Sira na, oo. Kasi may yung mga seaman, yung ginagawa ng mga seaman, bubuntisin yung asawa bago sumakay ng barko. Para sure. Para sure na walang babanat. Magrado. May napanood akong Korean novela. Pinanood sa akin ito. Hindi ako nanood mga Korean novela kasi fucked up yung mga Korean novela. Pero pinanood sa akin ng girlfriend ko yung...
The Married Life, alam mo yun? The Married Life ang title nito. Tama ba, babe, yung Korean novela na yun? The Married Life? Kasi ito, yung asawa doon na lalaki, eh pinagpalit yung kanyang misis na doktora. Isang high profile na tao. Yung misis niya na doktora. Pinagpalit niya sa isang bata. Batang babae. Batang babae na. Oo. Chicks. Chicks, sobrang chicks. Aba, dapat lang. Oo. Pero ang mali niya, hindi siya bumalik doon sa doktora. Ba? Ang pinili niya yung bata. Oh, na ano siya? Binuntis niya yung bata. Na-inlove na siya sa bata. Oo, binuntis niya. Okay. Ngayon, nung... Ngayon yung doktora... Nahuli. Nahuli. Nahuli nung doktora yung lalaki. Lalaki. Ngayon, inoperahan siya ngayon. Hindi siya inoperahan. Hindi siya inoperahan. Kasi hindi siya surgeon. Ano na siya? Family medicine. Pero ang point ko lang dito, eh, hindi namin na lalaki na nag-cheat siya. And sabi ko nga doon sa girlfriend ko eh, yan ang gagayin na ng mga lalaki. Kahit makuhin na, hindi aamin. Rule number one, never ka aamin. Ganun talaga, kasi huling-huli na siya eh. Pero ang babae, pag nahuli, nag-uusap lang kami. Oo. Diba ito, yung Rodney, diba? Ang babae, never yan mauhuli. Ang lalaki, never yan aamin. Magkaiba yun. Ang babae, pero, never mauhuli. Pero merong mga times na nahuhuli din yung babae. Pero kasi never... Kasi nag-viral na video yung Rodney. Pero wala siyang ebidensya. Wala. Pero nasa hotel. Oo. Pero wala pa rin siyang ebidensya. Pwede niyang i-fake yun. Sabi ng babae, nag-uusap lang ng hotel. O, di ba? Pwede rin... Pwede benefit of the doubt. Pwede pero mahirap ito. Pero kasi dun sa, ano, sa Married Life na Korean novela, yeah, yung babae, huling-huli niya yung lalaki, napakaslapin ng mga lalaki magtago. Kasi parang pinagmamayabang pa ng lalaki na may babata akong chick. Di ba? Hindi ka gano'ng mga babae. Hindi lang pagmamayabang kung mayroon siya ng boy. Boylet. O, yun ang pinagkaiba niya ang dalawa. Kasi alam mo, pre, growing up, nung ako ay 22 sa med rep job ko, nakwento ko na to dati, pero ulitin ko ah, nagkaroon ako ng jowang may 7 years na boyfriend. Never kami nahuli. Umapag kami ng 1 year nung babae na yan eh. Hindi kaya nahuli. Never kami nahuli. Nahuli lang kami dahil ako naging needy na sa kanya. Hindi mo at kinalat ko. Medyo pangit nga sa part ko eh, kasi naging needy ako. Kinalat ko dun sa boyfriend niya, oh, yung jowa mo, titira ko, oh, binao, di ba? Na mali. Pero kung hindi ko siya ginawa yun, hindi kayo mauhuli. Forever and ever, happy ever after. Hanggang sa hukay, may sa hukay. Hukay. Pero ito yung kumbat ako naging weak shit dun. Ah. Oh, yeah. Gusto ko kasi maging number one. Sabi ko, ang tagayan natin. Na-in-love ka. Na-in-love ako. Imbis na fuck body lang. Imbis na sex lang. Na-in-love ka. Mali yun eh. Nang may in-love ako sa'yo, kala ko yung pag-ibig mo ay tunay. Hindi siya advisable. Pero kasi ganyan na nangyayari pag finak mo ng finak ang fuck body mo eh. Dapat, at least, ano lang, parang check up lang sa doktor. Once a month. Once a month. Once a month. Pag lagi mong nakapapacheck up, kakonsultin mo na yung doktor. Once a month lang. Kailangan once a month lang. Diba? May alam ko marami mga may fuck bodies dyan eh. Pag lagi nyong kinakatot yung fuck bodies nyo, may in-love ka talaga. Parang yung... Kasi hindi naman pwedeng sex lang eh. Oh, may emotion pa rin yun. Nagkasabi kayo ng mga hinanain nyo sa buhay. May commitment din yun kahit sa paano. So, tingin mo, pre, bakit tayo sa topic ah? Eh, kung... Ay, medyo nawala ako sa training. Ako rin, may nagbibigay din sa akin. Ngayon, actually, paaminin ko na, Chris. Sige. Dahil hikakos ako ngayon. Namakala ka? Hindi ba? Hindi ko. Ano? Yung mga nag-chat sa akin na mga... Ngayon, may mga bakla din. Mga bakla, mga matandang babae. Kinukuha ko yung mga binibigay. Dati hindi ko kinukuha. Eh. Like, ano yung mga binibigay nila? Damit, ganyan, mga regalo. Nung birthday ko, may nagpadala mga ganyan, mga cake, mga bigas. Pero okay lang. Mga gift of support. Natangkap ko. Wala silang panganay na anak na dalaga? Wala silang binigay? Wala. So, hindi masama yun kasi hindi ka naman nila tinatali. Oo, and hindi, wala akong binibigay na iba sa kanila bukod sa... Hindi ka naging ayon sa kanila? Oo, hindi ako naging. Si Ayang kasi binibigay yata niya yung titi ang binibigay. Ang dami, anak ko ang dami magkasabi, hindi naman, puppy love, hindi yung puppy love. Titi ang binibigay niya. Di ba, makita mo ko, ikaw ba, yayapos ikaw ba ng gano'n kung di titi ang binibigay mo? Di ba nakita ko yung mga picture mo sa, yung mga selfie mo with the girl, di ba? Di ba yung yapos, pares na pares ka yung yapos device eh. Yung yapos yung titi. O, di ba? Hindi,
yung ganung pagpakita mo yung ano, yung phone. Yung ganung yapos. Yeah. Yun yung yapos na alam mo may nangyayari na. Nanonood sa atin si May Ann D. Santos. Ito, tropa to. Sobrang solid na kakuwi to. Si May Ann D. Santos. Mag-comment kayo. Mag-comment ka. Ito pa may nanonood pa isa. Tingnan natin. The World of Married Couple pala yung sinasabi ko. Yung sa Netflix, yun yung pinapanood ko. Yung nag-cheat yung lalaki niyang asawa doon sa doktora na big time. Mag-cheat at mag-cheat yung mga yan. Oh, pero mostly kasi guys ang laging nag-cheat o nauhuli. Pero same shit din. Kung kaya mag-cheat nung lalaki, kaya yun mag-cheat ng babae. Na mas magaling pa. Mas magaling kasi magaling magtago ang mga babae. Hindi sila considered ng society as cheaters. Oo. Mga lalaki lang talaga ang considered as cheaters. Oo. Ngayon, ano yung sinasabi mo kanina before tayo matapos? Yung picture ni Ayon, kailangan mo ipakita. Oh, yung picture ni Ayon. Yung nakayapos sa titi. Shoutout nga pala kay Owi. Ayon, si Owi, siya yung nanonood. Ayon. May mga likes tayo. Oo. Please, sa mga gusto mong mapalaki pa yung kulto and usapan natin na walang sex. Please like and share this yes. page, share this video, watch party. Pwede nyo kaming panoorin sa YouTube after this. Ito. Usap lang walang sex. Alam ko marami magsasabi sa akin yeah. na hindi nag-sex si Vice at ganda sa kasi ayon eh. Paano hindi nag-sex? Eh may mga picture nga na... So ito ah, yung yapos na ganyan, yeah. Meron ganyan yapos si Sero sa isang meme mo, di ba? At tamo ah. Meron. Papakit ito ah, ito yan. Tapos pakita mo yung meme mo na may kayapos kang babae sa motel. Photos, okay. Search lang. Kailangan lang mag-prove yung point na. Okay. Yung yapos na ganun is considered babe, share mo to. Ito po ladies and gentlemen yung hindi, meron pang... Sa kanya galing yung relos ko. Ayan. Pero nakita mo yung yapos, ha? Yeah. Yan. Yan yung yapos ni yan Vice. Yan yung yapos ng may balak. Oo. Yan yung pero yapos may nangyari sa inyo dyan, di ba? Oo. Ayan. So, kita mo yung yapos niya, same as yung yapos ni Vice. Yan yung yapos ng may balak. Ayan. Ayan. So, lahat na may yapos na ganun, yun yung yapos na na-sex ko na to. Kung lalaki, tapos diyayapos ka lang ganun. Gusto mong balatan ng buhay, yung babae. Or nabanata mo na ng buhay. Nabanata mo na ng buhay yung babae. Ngayon, yung yapos ni Vice kay Ayon, nabanata na ng buhay si Ayon. Nabanata ng buhay. Baka nga si Vice pa yung nagtuli eh. Oo, baka siya malamang hindi tuli yun. Tapos tinuli ni Vice. Natuli. Gamit ngipin, ano? Oo. Bayo. Anyway. Tayong hindi magkakarakit. Anyway, yung sa solian, hindi ako boto dyan. Dapat hindi mo na sinosoli yung gamit. Kahit pero depende pa rin sa breakup. Oo. Pero kung yung mga panty nga ni Donaline, eh, nandun pa sa bahay, sinosoli mo talaga dapat. Tapos kunyari, yung mga hindi talaga binigay sa'yo, yung mga, kunyari, kotse. Meron akong kilala na friend natin, na comedian. Itago na lang natin sa pangalan. Huwag ko na sabihin. Meron siyang ex na doktora. Siya ay isang artist. Binigyan siya ng kotse ng doktora. Kilala ko ba itong kumbensyon na ito? Kilala ko. Binigyan siya ng kotse ng doktora. Yung doktora ay mayaman, ha? Of course. Binigyan siya ng kotse. Ngayon, nag-break sila. Itong si friend dati na comedian, hindi naman siya ganun kagahaman. Hindi siya opportunista. Kaya ang ginawa niya, ibinalik niya yung kotse. Kilala ko. Hindi hinihingi yung kotse, ha? Hindi hinihingi, oh, ibalik mo yung kotse ko. Pero because of his pride and ego. Pride and wisdom. Na hindi naman siya opportunista. Ibinalik niya yung car. Anong kotse to? Hindi ko na. Sayang. Sayang. Kung ako, hindi ko ibabalik. Oo. Kotse na yun eh. Saka, malamang yung kotse ba, kasi, ang tanong dito, baka kasi hindi nakapangalan sa kanya yung kotse. Pag hindi nakapangalan sa kanya yung kotse, pwede mong palabasin na karanap yun. Ngayon, kung kay doktora yung kotse, kailangan talaga isoli kung nakapangalan kay doktora. Kasi, pwede palabasin yung doktora. As far as I know, nakapangalan kay friend dati. Kay friend. Eh, dapat din na niya binalik kung nakapangalan sa kanya. Sa akin lang, ha? Pagiging practical lang. Walang habol na yun. And ako, meron din akong mga pagsisisi sa buhay dahil din sa pagiging sa mga doktora na yan. Ito mga doktora na nakakapagsisi talaga. Bakit? Meron akong ex na nursing nung bata-bata pa ako. Nursing. Ang pangit niya pa noon.
nag-away kami, nag-break kami. Dahil din sa mga simpleng bagay, dahil pangit siya noon, sex, pangit yung sex namin noon. Ngayon, med student. Gumanda ba? At sobrang ganda niya. Grabe. Nagkita kami sa mall. Sa SM North Elsa. Kinamusta ko siya. Ako yun ang hinayang talaga. Napadyakol ako sa CR. Habang papalayo siya. Ang ganda eh. Tapos sa sobrang nagandahan ako sa kanya. Alam mo nang ginawa ko? Minessage ko sa Instagram. Ah, sabi kasi nakablock ako sa Facebook. Minessage ko. Ay, sabi ko, nice to see you again. Sabi ko gano'n. So, bakit kayo? So, nung time niyo na niligaw mo siya or kayo? Kami. Ikaw nakipag-break? Ako yung nakipag-break. Kasi, hindi ka nagagandaan sa kanya. That time, may mga peer pressure na, break mo yan, ano ba yan, ang pangit, mga gano'n. Pero mahal mo siya, ano? That time, oo. Pero, kaso, nagpadala ka sa... Oo, tsaka bata pa lang isip mo nun. Pero nakakapanghinayang nga talaga yun. Ngayon, med student na parang 2 years na lang graduate na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Ang laki ng... Boobs. Diba? Boobs. Oo. Siya yung the one who got away. The one that got away. Pero mga ganun, diba? Yung akala natin, mga ugly duckling, tapos pag nakita natin, and yung mga ugly duckling, parang si Miss Universe. Oo. Diba? Ang pangit niya dati. Pero siguro, maraming break up yung... Sino yan? Sino Miss Universe yan? Yung ngayon, this 2020. Ah, yung half Indian ba yan? Yata, oo. May pinost siyang picture na, eto ako noon, eto ako ngayon, I wear a crown, Miss Universe crown 2020. So siguro, dahil pangit siya dati, ang daming nang reject sa kanina lalaki. Parang siya ng paganda. Parang si Vice Ganda noon. Yeah. Si Vice Ganda noon, ako, nakasama ko na yun nung med rep ako sa isang... Nakasama mo? Kasi chino, ano yun eh, hindi ako chino pa ni Vice Ganda, pero nakasama ko na siya sa isang event ng mga doktor sa Roa City. Hindi pa siya sikat noon, kasama niya si Kiray. Mag-tandem yung dalawa na yun nung araw, doon sa mga di nakakalam. So kami nag-sponsor ng event. So syempre, yung mga artists, kasama yung mga organizers, di ba, yung nag-sponsor ng event. So kasama ko sa table yan si Vice Ganda. So, walang kalandi-landi sa katawan. Walang kausap ko siya. Oo, kausap ko siya mismo kasi yung dalawa ni Kiray. Mm-hmm. Hindi pa nga ganun i-sure ni Kiray, no? May buhok pa siya noon eh. Yeah. Saka hindi pa maputi si Kiray, kaya nga siya Kiray. So, nag-usap kami, simple pa. Pero ngayon, nagbago na siya. Nagbago na. Hindi na siya, simple. Alam mo bakit? Bakit? Kasi endorser na siya ng Lux White. Talaga? Yan ba yung networking company? Lux White. Magbenta ka ng isang Lux White, layaman ka. Mismo. Pero ang ibig sabihin, pag nag-iiba ang itsura ng tao, nag-iiba yung opportunities in life. Nakita mo si Miss Universe, nag-iba itsura niya. Oo. Naging Miss Universe siya. Diba? Yung ano? Siya yung pinakamaganda sa buong universe. Ngayon, yung ex mo, dati pangit. Ngayon, naging doktora na. Oo. Iba. Iba na gagawa niya. Baka sa susunod, pag ako'y sinugod sa ospital, siya yung maging doktora ko. Hindi ako gamutin. Bakit? Baka patayin ka. Kasi pangit yung breakup namin eh. Paano? Pangit yung breakup namin. As in, ginost? Sa text lang. Ang gawain ko rin yan. Ginawa ko kay Fifi yan. Parang, doon ko nga, yung kay Fifi, di ba? Si Fifi. Kailan mo si Fifi? Yung... Malaki Fifi. Di ba? Kaya doon ko nga nakuha yung joke ko na breakup na hinambing ko sa isang formal resignation. Kasi nag-awul ako noon eh. Absence without love, Mickey. Yan yung joke ko. Di ba nga ang mga tao, mabilis mag-away sa chat? Kasi hindi mo na i-convey ng maayos yung message? Yes. Ngayon, sa breakup, mahirap din. Nasa text or chat lang. Kasi hindi mo makakonvey yung totoong nararamdaman mo. Dapat talaga, formal and personal. Ang break up at landian. Pero alam mo, pre, kailangan mo rin sabihin in person. Ako hindi, the reason kung bakit sinasabi ko sa letter yung break up. Bakit sa letter? Sa chat. Hindi. Dapat sa personal. Chat. Pero, kaya ang hirap sabihin niya in person. Kasi, may reply back. Yun ang hindi mo kayang, kumbaga kung flip-top to, hindi mo kayang i-rebut yung reply back sa'yo eh. Kasi, kumbaga pwede ka magbagong isip mo. Magbagong isip mo. Or pwede ka mapahiya lalo. Kasi isusumbat niya sa'yo, ikaw nga, ganyan, malititi mo eh. Pwedeng ganun, di ba? Sumbatan ka na ganyan. Pwede. Sumbatan ako na ganyan. Ako minsan, sumbat na sa kanya eh. Sinubat? Malit. What? Tapos wala ka lang rebat? Wala ako reply. Kung flip, kasi maliit yung kung flip-top to, wala nang rebat. Oo. Eh, natural lang naman, na maliit ang titi na Pinoy. Oo. Kasi Pinoy tayo. Hindi mo tayo negro. Okay? So anyway, speaking of titi,
Meron kang video na pinakita sa akin kanina. Ito yung ano, may mag-jowa. Pwede mo i-search sa timeline. Okay. May mag-jowa. Di-describe ko muna habang sinesearch ko. May mag-jowa, tapos yung lalaki. Lalaki. May flowers na dala-dala, di ba? May chocolate, may flowers siguro, anniversary nila ng babae. Tapos nakita niya, nakatuwalya lang. Yung babae? Yung babae, nakatuwalya lang. Tapos yung lalaking kasama niya, nakashort lang. Pwede naman naligo lang. Pero pwede naligo. Oh, pero pwede nag-swimming. Nag-assume, kinutuba na talaga siya na iba. Oo. Nagbanatan to. So, ito yun. Ito yun. Ito yung pakita namin yung video. Yan na. Maikling clip lang naman to. Yan yung nakatuwalya. Ayan. Oh. Alam niya na hindi ka naligo. Hindi ka naligo. May ginawa ka sa taas. Kita mo, nagdala pa ng flowers, pre. Isang bouquet yan. Mahal yan. Masadang one yung nabili. Yung ano, mukhang dudong yung lalaki kasi. Mukhang simba. Yung forma. Ganyan yung forma ng mga dudong. Ayan yung lalaki. Ano mo? Tignan mo yung gagawin. Oh, kita mo. Siyempre, takot-takot yung lalaki. Takot-takot eh. Gugulpihin niya. Gugulpihin siya, siyempre. Takot-takot yan. Akyat. Hindi niya alam kung saan siya pupunta eh. Oh, puta, bukay ko to. Binili ko sa dangwa yan. Binili ko sa dangwa. Binili ko yun. Halaman sa dangwa. Ba't mo ko ganyan to? Alam niya eh. YouTube ba niya? Yun ang instinct. Ito naman si lalaki. Hindi kayang i-own up yung kanyang ginawang kasama. Oo, dapat na kayo magsutukan na siya. Pero sa halip na makikita. Magpapakamatay siya. Oo, sa halip ang pagsuntukan. Magpapakamatay siya para makatakas sa oo. Oo, kita mo. Yan. Oo. Pero nasaktan pa siya. Ngayon. Yan. Ngayon, kung ako yung lalaki. Kate, pakibukas, Kate. Nalang ba babae? I-own up ko. Pakikipag-away ako. Bakit? Ako diba? Gusto ng jowa mo eh. Kaya nga. Ako yung gusto ng jowa mo eh. Na may dumating kang bisita. O yan, girlfriend ko, gusto na umihi. Gusto umihi. Di ba pipigil? Yung CR, buksan mo yung ilaw sa CR. So yun nga eh, dapat in-own up nung lalaking ano, nung lalaking bumanat dun sa may jowa, yung ginawa niyang kalibugan. Dapat si ako mo kung ako yung lalaki, sabihin ko. Bakit? Gusto kong banata ng... Jowa mo eh. Tama. Di ba? Mas malaki titi ko eh. Oh. Pero hindi yung ginawa. Ang ginawa niya, tumalon si Gago. Tumalon sa bangin. After pa rin, nakipaghabulan pa, di ba? Nakipaghabulan pa sila. Tumalon sa bangin eh. Nakipaghabulan. Oo. Pero notice mo, medyo magkahawig sila. Yung lalaki, tumatakbo na nakashirt. Yung babae, tumatakbo na nakatawel. Pero, dapat ganun. Pero, friend, nangyari na sa akin yung close encounter na yan. Kasi di ba na, nung time na ginulo ko yung buhay nung ginaganyan ko na 1 year na may 7 years na boyfriend. Yeah. Sinugod ako nung boyfriend. Sinugod ako ng boyfriend pero hindi ko pinatulan. Pero hindi naman ako tumalon. Hindi ako tumalon dun sa venue. Binangga niya ako. Pero ako. Pero ikaw, kilala niya na ikaw yung kabit. Kilala niya. Ako nga nagsabi sa kanya. Buti hindi kanya binanot. Hindi nga eh. Kasi parang feeling ko, bata ka pa nun. Inaantay niya na ako mauna. Pero ako, kung bakit hindi ko siya, kasi parang napikon ako nung binangga niya ako. Yeah. So hindi mo siya binalikan? Hindi. Kanyari yan? Kasi ayoko rin naman makipag-away. Kasi nasa public place kayo. Saka ako yung may mali. Ikaw yung may mali. Ako yung may mali. So parang, pero... Napaganda pa kasi nung time na hindi ko siya inaway, pinuri pa ako nung babae. Sabi niya, Chris, mabuti yung ginawa mo, ha? Na hindi ka nakipag-away. Oo, parang masyado kang mabait. Pero hindi ako mabait kasi kinatot ko nga siya eh. And masarap pa. Actually, meron akong ganyang example sa isang show natin. Actually, kasama ka nito. Ay, hindi ka kasama nito. Sa Stockpile to. Sa Stockpile. So may in-invite, di ba sa Stockpile free show, walang ticket. Open mic? Show talaga. Pero walang ticket sa atin, basta umorder ka lang. Okay. So ang bilis mag-invite, ang dali mag-invite. Lalo na yung mga nag-work sa Ortigas Conference, invite yan. Kasi meron akong gustong banata ng chip, na-invite ko sa Stockpile. Tapos yun pala, may jowa. Etong putang inang to, nila, after tapos na yung show, naglalandi-landian na. May dumating na lalaki. Sabi niya sa akin, yung jowa ko. Katabi mo yung babae na to? Oo, nag-yayaposa na kami. Ah, talaga? Nag-yayaposa. Alam mo, ito yung gilid nung sa Stockpile, sa mga bote. Doon. Nag-yayaposa na kami doon. Dumating siya bigla o tinext niya para dumating?
hindi ko alam kung anong pangyayari. Pero feeling ko nag, hindi basta niya alam dumating eh. Dumating yung lalaki, tanda-tanda ko pa, naka-jacket na pula, nakasalamin, taas yung buhok. Tapos ang sama ng tingin. Di ba transparent yung... Kita-kita ka sa loob. Kita-kita kami, nagyayapusan. Paano? Paano ginagana talaga? Nagyayapusan. Ngayon, sabi nung babae sa akin, bilisan mo magbakla-baklaan ka. Putang ina. Ako naman na ayaw ng away kasi nandun sila Patrick Cruz. Oh. Andun sila yung mga ibang kasamahan natin. May concern doon? Parang wala. Wala. Nagbakla-baklaan din ako. Paano mong, oh, sige, sampon. Nag, sumasagot ka pa. Hindi naman bakla yun. Hindi ba? Parang. Parang gano'n na. Parang. Uy, ano ba yan? Ayan. Tapos nagbebeso. Eh, medyo, pag kinarir ko naman yung pagiging bakla-baklaan, medyo believable naman talaga. Oo. Di ba marami nga nagdududa sa akin, di ba? Ayan. Pero mas compared naman dun sa sumasagot ka pa, mas mukha namang bakla. So, yun, nagbakla. So, nag-work. Sinundo niya lang yung babae, tapos kulang yung lalaki. Pero sumama yung babae sa'yo. Sumama yung babae sa'kin. Kaya... Tapos sumama rin yung babae sa lalaki. Oo. So hindi siya sumama sa'yo technically. Hindi mo siya nauwi. Hindi ko siya napanatan talaga, pero yun yung jowa niya talaga. Kung hindi dumating yun, mamamanata. Diba? Interesting. So, pero pwedeng... effective pala yung mga ganong style. Kung ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng away. Magbakla-bakla. Lalo nang... Kung pero nakinig ka kasi doon sa babae. Yeah. Nakinig ka sa babae na sinabi mo na magbakla-baklaan. Yeah. So kung hindi ka nakinig sa kanya, malamang nabanatan ka na noon. Way back ano ba to? Way back 2018. Yeah. Okay. Parang hindi na tayo nagkakasama yung mga taong 2018. Hindi na tayo nagkakasama yun. Yun yung we've gone our separate ways. Anyway, pre, yung last topic natin, yung ano, yung bata ni Chavit Singson. Yan. Yeah. Yun ba yun? Yun ba yung sinabi natin? Makikita ka niyo dito. Makikita mo dito. Yan, kasi... Ito yung last point natin for today, Chris. Kasi mahalagang i-topic natin, mahalagang pag-usapan natin. Lahat! Kasi very timely to, very relevant sa panahon natin ngayon. Kasi election sa US. Yes, at mukhang manatalo si Trump, ha? Mukhang manatalo si Trump. So, ayun na pala. Pinag-usapan na natin, bakit nakikipag-sex sa iba kahit may jowa? Hindi, ito parang in passing lang to. Kasi may nakita akong meme na shinare mo eh, yung kay Yen Santos, di ba? Oo. Ito, to, yung kumakain siya ng spaghetti, di ba? Pakita natin. So, kasi nakalagay dun sa meme na sinishinare namin, when we grow up, we want to be Chavit. Explain mo nga, kung hindi naman si Chavit yan, di ba? Pero bakit nga? Bakit Chavit? Bakit Chavit ang nalagay sa meme? Hindi ito confirm, pero merong chismis. May issue na si Yen. And ano naman, understood naman sa ating mga lalaki na yung mga babaeng nakikita natin sa pictures with Chavit Singson, talagang binabanatan niya. Kahit yung Tiger? Bestiality na yun. Yung naka-tiger na suot. Yung parang role-play siya. Diba? Kaya kagaya niyan, meron akong friends na may mga model friends ako na nag-picture taking sa yate ni Chavit, may picture ni Chavit. Hindi naman sa judge ko, pero parang alam mo na, diba? Alam mo na. Given na yun. So, pero ba't siya yung talaga nalilink kay Chavit? Bakit yung Yen? Hindi, kasi ang dami niyang babae. Oh, maraming ibang babae, diba? Pero yung narinig ko rin yun sa social media, parang siya talaga yung nalilink eh. Hindi ko siya kilala kung sino siya. Pero sabi mo, taga-PBB siya eh. Siya nag-PBB, tapos siguro, nagpa-sexy na. Pero sexy talaga siya eh. Sinishare ng mga lalaki kong friends sa mga Facebook feed nila eh. Na, kasi minsan, may magpakita ng boobs yan eh. Kasi yung kilikili, may magpakita ng kilikili. Kung ako ikaw si Chavit, aalagaan mo yung ganyan. Kaya naman pa, aalagaan mo yung ganyan. Nabak. Oo naman. Oh, maalagaan ko siya. Pagkano monthly niya pag ganyan? Medyo mahal to. Mahal tong gantong bata. 6 digits monthly niya, bro. Oh, kasi na PBB. Ito ah, once ma-TV ka, exposure ka na eh. Kaya nga it meron ka na kumbaga pag na-TV ka, meron kang brochure, di ba? Pag na-TV ka, para kang nag-Avon. Parang ikaw nung nag-Funny One ka, tumaas ba TF mo? Tumaas. Dumami racket. Yan. Ng isang taon.
Pero parang artista rin to, di ba? Yung bata na yan, si Yen Santos. Parang nakikita ko yun, may mga soap opera. Soap opera, may mga teleseries din. And actually, dun din sa mga, hindi naman sa ano, baka dun din siya kumukuha ng mga client. Pero yung pinaka-main racket niya, eh si Chavi. Yun yung main racket. So kahit mawala yun, kahit mawala yun. Hindi na kailangan ng TV. Kasi merong Chavit. Kahit mawala yon, may Chavit. May Chavit. At pag kay Papa Chavit ka, boy ka. Boy ka. Boy ka na. Diba? Kaya niyang bilhin lahat eh. Ikaw kung naging babae ka, magpapapapa Chavit ka? Kung kapag kinakailangan. Pag babae ka? Oo, pag kinakailangan. Okay lang. Oo. Kahit may kung jowa. Kung may babaeng Chavit, kapag kinakailangan. Kinakailangan. So kahit may jowa ka na, tapos may babaeng Chavit, okay lang. Okay lang. Gagawa ka ng paraan babaeng para pagsabay sila. Oo. So money talks. Money talks, money talks talaga. So yung kay Ayon sa kay Vice, money talks talaga yun. Kasi si Vice, parang yung Chavik. Chavik na malamya. Oo, oo. Kasi Chavik kasi maangas eh. Pero ang pinagkaya, pero alam yung common denominator ni Vice sa kanil Chavik? Yes, yes. Kasi alam natin mga gays, mahilig sa Miss Universe. Yeah, yeah, yeah. Si Chavik, ini-sponsor ng Miss Universe. Diba siya kasama? Siya parang Bob Arum. Siya nandun eh. Bob Arum. Nang Miss Universe, di ba? Pwede siyang pumili kahit anong... Kahit sino. Kahit sino. Oo. Kahit yung host, si Steve Harvey. Malamang binabalata niya si Steve Harvey. Steve Harvey. Walang kawala si Steve Harvey, yung bigote-bigote niya. Wala yun. Mabanatan lang mabanatan siya. Ni Chavit. Kasi nga kaya... Pati yung Tiger. Pati yung Tiger. Pag gusto ko si Steve Harvey ng Tigers, mabanatan si Steve Harvey na naka-Tiger suit. Ay, si attorney, nanonood si attorney. Ay, attorney! Si attorney, no? Halatang attorney sa DP niya kasi talaga nakasuit, tapos hindi ka gaya ni Ed Chico. Si Ed Chico may heart. Yung may heart eh. Ano yun? Yung Condegorsans. Condegorsans. So, hindi mo iisipin na lawyer. Kasi ang forma ni Ed Chico, parang forma ko lang eh. Oh. Nakashoes na. Nakashoes na ganyan. May heart eh. Kung ikaw ay lawyer, tapos naka-heart, hindi ka akalain. Hype beast ka. Forma. Pero sa totoong buhay, siya ay premiadong... Abogado. Oo. Kasi dati TV si Ed Chico. Dati TV yan. Meron siyang mga guesting sa TV. ANC. Before, ANC. At tanong ko lang, Muslim ba si Ed Chico? Kasi nakikita ko yung medyo makapal yung kanyang bigote. Muslim ba siya? Hindi ko alam. Pero style niya yun, no? Oo, yung... style niya yan. Kasi nakita ko na yung mukha niya na walang beard and mustache. Kamusta? Hindi ganun kabagay sa kanya. So, mas bagay sa kanya yung bearded. So, talaga sinasadya talaga niya yung bearded look? So, bearded siya sa taas. Hindi ko alam, pero mukhang bearded rin siya sa baba. Kasi laging masaya yung misis niya sa si Miss Buds eh. So, si ibig sabihin si Buds mahilig sa... Bearded eh. Sa hairy bear. Hairy bear. Hairy bear ang tawag sa mga lalaking ano. Hairy bear. Hairy bear. Ikaw ba? Gusto mo ba yung ganong klaseng bigote? Kung tutubuan. Ganda. Dito sa gilid. Kasi todo ko na to eh. Todo ko na yun. Mayroong isang komedyante na ganun din, Harry Bear din. Harry Bear din. Medyo mataba to. Oo, kilala ko yan. Mamahilig magsalita ito. Oo, hindi pa nabibigay yung talent ko dyan. Talaga? Oo, matagal na. Kailan? Sabi eh, bibigay daw. Baka pinabili niyang food. Hiningi na yung bank details, GCash details, hindi pa dumarating. Baka pinabili yung food. Pinangkain. Kain niya. Sayak, sige, sayo na. Sayo na. So, with that siguro, we will end na. Parting message, Chris, sa mga babae, kahit sa mga lalaki at sa mga nanonood sa atin, manonood pa lang, makakulto natin in general. Anong parting message mo? About sa? Sa buhay, sa sex, sa usap. Ako, based dun sa topic, ang parting message ko is... Huwag ibalik yung mga gamit. Huwag niyong ibalik yung gamit. Pag gift, okay? Kasi regalo yun eh. Pag gift na yun. Ulitin ko, si Jesus Christ ay gift ni God sa tao, sa mankind. Kung yung gift mo sa jowa mo sperm, hindi na mababalik. Kaya nga, ngayon yung gift na Jesus Christ, pinatay yun ng mga tao at pinabayaan ni God. Pinamigay ni God. So hindi niya kinuha pabalik si Jesus Christ. Pinatay niya si Jesus. Pinabayaan niya si Jesus Christ. Huwag niyo nagba-Bible study sa. So pag may gift kayo na binigay, wag yung babawiin. Para lang si Ruther Orkia. Ruther Orkia. Yan, idol ko yan. Ba't ka nagpapastor sa amin, ha? Hindi pwede yan. Usap lang, walang sex tayo dito. Pagpapastor ako, kasi ito yung version ni Ruther Orkia. Yan. Ikaw yung Bible meme. Ako yun. Ako is yung Lolo Teddy. So ikaw, anong parting message mo? Ibalik kung necessary. Ibalik? Para sa akin, ibalik kung necessary. Kunyari, yung kay Donalyn, yung mga panty niya, di ba? Yung mga personal gamit, makeup, di ba? Nararapat lang na ibalik.
Kasi anong gagawin mo noon, 'di ba? Bibigay mo sa jowa, jowa mo. Parang oy, may gift ako sa iyo, pero paante pa lang, paante pa lang ng ex mo 'yung bibigay mo, 'di ba? Okay. Tama. So, 'yun lang guys. So, kita-kita tayo next week. Ibang topic tayo. At may headset ka na, 'di ba? May mic. At meron akong bibentang pizza. Pizza. May bago siyang pizza. Try nyo, i-search yung Bebeku page. May bago siyang menu. Bagong product. Pizza. Again, maganda. Masarap ha. Masarap. Dapat magmukbang tayo dito minsan. Minsan magmukbang tayo. Pare, magbenta yan, magmumukbang ka, kakain tayo ng pizza. Okay yan. Maganda habang ano? Maganda habang nagla-live, kumakain. Diba? Kumakain. Nang hindi pekpek ha, pizza. Hindi, maganda habang nagla-live, kumakain ng pekpek. Pekpek. Oh. Pero baka mag-ban tayo niyan. Hindi. UDT yan eh. Pizza pala. Pizza ang ibig namin. Pizzang parang pekpek. Pizza parang. Yung nakakain namin. So pizzang guys, parang. With that, again, I am Sergio Belarus. Chris Bacula. And ito po ang... Usap lang. Walang sex. Nag-usap lang tayo. Nag-usap lang tayo.